Isang linggo bago mag-umpisa ang Commissioner's Cup, si Kutsieng Giao agad-agad nagpalit ng kanyang import. Ang dati nilang import na si Daniel Ochipo ay pinalitan na ng bagong import ng Rain or Shine Elasto Painters na si Steve Taylor Jr. Isang 6'9 at power forward. Isa po itong scorer at huling nakapaglaro sa Melbourne Phoenix na kung saan nag-a-average lang naman ng 22 points per game, at sa Valenzuela sa Europe nakapaglaro din ito at meron itong highest pointer na 45 points. Kaya naman sa tulong ni Steve Taylor Jr. ay posibleng makapasok sa playoffs ang Rain or Shine Elasto Painters dahil na rin sa kanilang coach na nagbabalik na si Kutsieng Giao. Kaya naman ayon sa isang report, kaya daw pinalitan ni Coach Yeng Giao si Daniel Ochipo dahil hindi fit si sistema ni Coach Yeng Giao na pinapatakbo, dahil gusto nga ni Coach Yeng Giao ang isang big man na meron outside shooting na nakikita nila ngayon kay Steve Taylor. Kaya kaabang-abang ang nasabing import ng Rain or Shine Elasto Painters kung ano ang kaya netong gawin. Kaya naman kahit sinong team ngayon ay ini-scout na ng mga kalaban kung papaano nila papataubin ang Rain or Shine Elasto Painters dahil na rin sa pagdating ni Coach Yeng Giao sa Rain or Shine. At dahil nga sa pag-iwan ni Coach Yeng Giao sa NLEX Road Warriors, ang NLEX Road Warriors ngayon ay kinakaharap ang isang posibleng pagkakabago ng kanilang lineup. I'm talking about the NLEX Road Warriors. Pinasok nga, kapapasok lang ng balita, ay pinasok na nila ang isang 3-team trade na kung saan involving nga ang superstar rookie ng NLEX Road Warriors na si Calvin Optana. Matatandaan, marami ang nagsabi, isa sa mga dahilan kung bakit iniwan ni Coach Yeng Giao ang NLEX Road Warriors dahil nga hindi na nagugustuhan ni Coach Yeng Giao ang pinapatakbo ng management ng NLEX. Isa sa mga ayaw ni Coach Yeng Giao ang kanyang mga player ay tinitrade dahil nga sa napapabalitang pagtitrade kay Calvin Optana papunta sa Tropang Giga, agad-agad hindi na nagatubiling, hindi na nga nag-extend ng kontrata si Coach Yeng Giao. At ayon nga sa isang article, hinihintay na lang ang approval ng Commissioner's Office sa isang 3-team trade na mangyayari involving 6 players. Dalawa dito ay sa NLEX Road Warriors, sina Calvin Optana at Raul Suyud na mapupunta sa Tropang Giga. Samantala, ang Blackwater Bossing naman, ang kanilang number 1 pick na si Brandon Roser at si Paul Desiderio mapupunta naman sa NLEX Road Warriors. Samantala, ang Tropang Giga ay bibitawan na nila si Troy Rosario at syempre si Gabanal na mapupunta naman sa Blackwater Bossing. Isa ito sa mga posibleng move ng management ng MVP para magpalakas lalo ng kanilang lineup. Sa pagdating ni Calvin Optana at Raul Soyud sa Tropang Giga ay mas lalong lumalim ang kanilang lineup dahil hindi naman kawalan sa Tropang Giga ang pagkawalan ni Troy Rosario. Samantala, ang Blackwater Bossing tuluyan na nga nilang binigay ang number 1 pick na si Brandon Ganuelas Rosel at kasama si Paul Desiderio na inilagay na sa UFA o Unrestricted Free Agent. So, ang NLEX ngayon, isang player na lang ang matatanggap dahil nga inilagay na nila agad sa free agent market si Paul Desiderio. Si Brandon Ganuelas Roser ay posibleng maging big man ng NLEX Road Warriors sa pagkawalangan ni Raul Soyud. Ay posible dito sa sandal ang NLEX Road Warriors kay Brandon Ganuelas Roser kasama si Kevin Alas para pamunuan ang NLEX Road Warriors. Samantala, marami ang nagsasabi bakit naman inilagay sa free agent agad-agad si Paul Desiderio. Matatandaan, nagkaroon nga ito ng ACL injury sa nakaraang Philippine Cup. Kaya naman marami ang nagsasabi mukhang malabo ng
makabalik agad ito ng 100%. Sa halip ay maghahanap na lang ang NLEX Road Warriors sa pre-agent market para sa posibleng makakuha na magandang player na ikapapalit kay Paul Desiderio. Samantala, ang Blackwater Bossing naman mas lalong lalalim at lalaki sa pagdating ni Troy Rosario. Ang tanong ngayon ng mga fans kay Troy Rosario, madadala niya ba ang ipinapakita niya sa Tropang Giga? Sa kung bakit nga siya ibinigay ng Tropang Giga sa Blackwater Bossing, dahil nga hindi na consistent ang inilalaro ni Troy Rosario. Sa mga hindi nakakaalala, ang pagmamay-ari or si Troy Rosario ay ang Blackwater Bossing ang nag-drop dito bago pa man ito napunta sa Tropang Giga. Kaya marami ang nagsasabing bakit kinukuha muli ng Blackwater Bossing si Troy Rosario. Sana daw makatulong ito agad sa Blackwater Bossing at si Gabanal para nga maging playoff contender na ang Blackwater Bossing. At hopefully daw totoo na ang ginagawang moves ngayon ng Blackwater Bossing. Dahil marami ang naghahangad sa tagal nila sa PBA ay magiging contender na ang Blackwater Bossing. Ang nasabing trade transaction ay hinihintay na lang ng Commissioner's Office na maaprubahan at tuloy-tuloy na ang mga bawat player sa bago nilang kupunan. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Jim Akra, Bernick Haba, Jan David Gulapa, Anthony Lakialon, Junel Permanes, Jojo Santiago, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.